Ayun, thank you guys dun sa mga nag-subscribe sa channel ko. And then, sorry kung ngayon lang ako ulit nakapag-upload ng bagong video kasi masyadong busy and konti lang naman nag-subscribe eh. Kaya, tinamad na ako. Hindi, joke lang. ayun, so maraming nagre-request nung sa part 2 ng unboxing natin dun sa monitor na Migen. Tama ba? 6 months ago na yung nakakalipas and ngayon lang ako nakapag-update ulit. So medyo maiksi pa yung buho ko kung nakikita nyo sa video. So ayun, ayan, maraming nag-comment. Nagkaroon ako ng 31 comments tapos 400 views. Pero sana yung 4,000 views. Pero sana yung 4,000 views na yun nag-subscribe sila, no? So yun, kahit sana maka 1,000 subscriber lang tayo, sobrang okay na sa akin yun. Ma-monetize lang tayo sa YouTube. So ayan, maraming nag-comment. So last 3 days ata may nag-comment and then tinatanong niya yung update dun sa quality nung monitor na binili ko. So actually yung monitor na pinapakita ko ngayon, I mean yung display, yung desktop ko, ito na mismo yung monitor na binili ko noon nung 6 months ago. And para sa akin, to be honest, wala akong problem. So far wala akong problema sa monitor ko, maganda, okay siya. Hindi ako ganun ka-techy pagdating sa monitor, pero para sa akin sa gaming okay siya. Ganito, wala akong problem, wala siyang naging dead pixel kahit madalas ko siyang gamitin. I mean, siguro mga 9 AM to 10 or 11 PM ng gabi naka-open siya. Pero wala naman akong naging problem. Okay naman yung performance niya. And then para sa akin sulit na sulit yung 7,000 plus para sa 27 inches na monitor na katulad nito. Tapos kwento ko na lang din yung last monitor ko. Meron akong monitor na 24 inches na yung Envision yun. 1 year pa lang siya halos sa akin nung nabili ko siya, brand new din. Nasira siya kaagad. Siguro dahil na din sa akin kasi nung time na yun pa yung gamit ng monitor ko, as in hindi ko talaga siya pinapatay, as in halos araw-araw, kung hindi man kami umalis, lagi siyang naka-open na hindi namamatay. So sa tingin ko isa yung naging problem niya bakit bumigay siya agad, nagkaroon lang siya ng mahabang line and then hanggang sa nagtuloy-tuloy na hanggang sa hindi ko na siya magamit. Pero ngayon, pinaayos ko na eh. Shoutout dun sa friend ko na nag-ayos dun. Sobrang galing niya. Pero hindi ko pa nakuha sa kanya. Pero yun nga. Dun sa mga nagtatanong ng update dun sa monitor na binili ko or naghihintay ng part 2 ng video. Ito na yung part 2 ng video. Tapos siguro mamaya, after din na ma-upload ko tong video na to, sasagutin ko din yung mga ibang comment dito. Pero yun, sana mag-like and subscribe kayo sa channel ko para at least madagdagan naman kahit papano, para magkaroon tayo ng motivation na gumawa ng mga videos. Ayan, kung nakikita nyo naman sa videos, yan yung page or yung YouTube channel ko. Ngayon, more on about Yugi, something shit na naka-upload. Pero yun, as long as may mga tao sumusuporta, as long as may mga tao na willing na manood or magbigay ng ideas or suggestions, or yan, yung mga tao na humihingi ng mga part 2 for the videos, ayan, so gagawa natin yun ng solution. So, yun. So, syempre, ako, katulad nyo din na, syempre, bago bumili ng isang item or ng isang unit, syempre, kailangan sigurado kayo
kaya nga kayo nanonood ng mga YouTube or reviews para malaman nyo kung ano yung maganda sa kanya at hindi maganda. Pero para sa akin, so far naman wala naman akong nakikitang hindi maganda sa monitor na to. For 6 months na ginagamit ko siya, okay naman. Hindi naman siya nagkakaroon ng mga dead pixel or what. Sa gaming, okay naman. So, ayan. Eto, tatestingin ko lang. Pero, ayan, saglit lang naman to. Para makita nyo din. So, ayan. Eto, sample lang to dun sa ano, dun sa monitor kapag nasa gaming siya. So, ayan, may save ako dito. Yan lang, para makita nyo lang din kung ano yung graphics niya or kung ano yung dating ng monitor. Sample lang. Siguro 1 minute lang ito natin nalaroin. Tagal niya. Halagang escape sa ano to. Ayan. So, ayan. Ganyan yung ano niya. Yung concept niya. Mamaya magbi-video din ako nung physical appearance niya. Medyo magulo lang yung desk ko, pero okay na siguro 'yan kasi sample lang naman eh. So, ayun, siguro okay na tong sample na to. Okay na yung video na na-record ko. Actual na sa gaming. Kung ano yung dating niya pag naka-game ako. So, ayan, kung nakikita niyo yung display ko. So, yun lang. Siguro i-stop ko na dito yung yung video. Papakita ko naman sa inyo yung appearance nung monitor. So ayun, sana ma-satisfied kayo dito sa video ko, and sana madagdagan niyo yung subscribe ng channel ko. So sige, wait lang. So ayan yung monitor. I think medyo madilim yata, kaya hindi ko alam kung makikita nyo. Pero ayan yung monitor. Ayan yung monitor. So zoom natin yung kung makikita yung kanyang logo. Hindi makita. Medyo madilim siguro sa kwarto ko. And so yun lang eh. Pasensya na kayo, medyo makalat yung desk ko. Tinatamad pa sa maglinis eh. Pero ayun. Ayun siya. Ayun, kung makikita nyo, ganyan siya kanipis.
So ayan yung physical niya. So kung makikita nyo sa malayuan. Ayan, tapos kung may mga question kayo, message nyo na lang or i-comment nyo na lang dun sa video. So ayan guys, dyan na magtatapos yung part 2 ng video ng updates ng monitor. So ayan, sana nasagot ko yung mga question nyo. And thank you sa may mga magsusubscribe. And maraming salamat. So thank you.